Napatigil siya sa paglalakad nang magring ang cellphone niya. Napakunot ang noo niya nang makitang unregistered ang numerong tumatawag. Hindi na niya pinansin at mabilis na sumakay sa Vios na nakaparada. Nagring ulit ang hawak niyang cellphone. Di pa rin niya sinagot. Di talaga niya ugaling sagutin ang mga unknown number. Sa inis niya ay na-silent niya ito. Inis naman ay ibinato ni Brendan sa couch ang cellphone na hawak. Dan. Nakaraming missed call na siya pero hindi pa rin sinasagot ni Corinne ang tawag niya. Tinungo niya ang nakasabit na coat pati cellphone at mabilis na nilisan ang opisina. Hindi nagpaalam ang dalaga sa kanya. Dati naman ay nagpapaalam ito. Dahil siguro sa nangyari kanina sa opisina niya. Maghapon din siya nitong iniwasan at hindi ito tumitingin sa kanya ng diretso. Nakokonsensya siya, pero hindi niya pinagsisisihan ang paghalik dito. Dahil sa isiping iyon ay nag-init na naman ang pakiramdam niya. Hanggang ngayon ay masakit pa rin ang puso niya. Napalingon siya sa cellphone nang nagring ito. Ang mama niya. Sinagot niya at pinindot ang loudspeaker button. Ma, I'm coming. Hindi na niya naituloy ang sasabihin ng pinutol ito ng kanyang ina. Son, kasama mo ba anak si Corinne? Tanong nito. Lagot. She's not here, ma. Baka nauna na, sabi na lang niya. What? I told her na sumabay sa'yo. Yun lang at ibinaba na nito ang tawag. Seriously, mukhang mas mahal pa nila si Corinne kaysa sa akin, nailing na sabi niya sa sarili nang nawala ang ina sa kabilang linya. Habang nasa biyahe ay panay pa rin ang tawag niya sa dalaga. Inis na hinampas niya ang manibela. Hindi pa rin ito sinasagot ang tawag niya. Napalingon siya sa kanyang phone nang may nag-pop up na notification. It was Darlene, she's calling via messenger. Oh, he almost forgot that he has a girlfriend. Mabilis na sinagot niya ang tawag nito. Hon, I've been trying to reach you but your phone is always busy. Pick me at the airport, I'm here hon, I missed you, malambing na sabi nito. Oh, she's here. Hindi niya in-expect na uuwi ang nobya niya. Napangiti siya. Bigla niyang na-miss ang nobya. Excited na nag-heel, turn siya at binaybay ang daan patungo sa airport. I missed you too, hon. Wait for me there, I'm on my way. Masayang sabi niya at pinatay ang linya. Pasalamat siya at hindi masyadong traffic, mahigit 45 minutes lang din ang biyahe papuntang airport. Tinext niya muna ang nobya na pababa na siya ng sasakyan. Pababa na sana siya ng sasakyan nang nag-text ang mama niya. Nandoon na raw si Corinne. Bigla na naman siyang naguluhan sa nararamdaman. Nandito siya ngayon sa airport para sunduin ang nobya, pero bakit parang nawala bigla ang excitement sa pagitan nila ng nobya niya? Nagtipa muna siya ng mensahe sa ina, saying na nasa airport siya para sunduin ang nobya at tuluyan nang bumaba at pumasok na sa loob. Ilang saglit lang ay natanaw na niya ang nobya. Kumaway siya nang umiti ito. Patakbo namang niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Bakit ganon, Darlene's kiss is different from Corinne's kiss. Napatitig ito sa kanya nang mapansing natigilan siya nang halikan siya nito. Is there something wrong, hon? Pagkuway tanong nito. Nothing, hon. Pagod lang siguro sa work. Iyon lang at hinapit na niya ito para halikan. Saktong alas 6 nang dumating siya sa bahay ng mga Fernandez. Si Manang Belen, ang mayordoma, ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Napangiti siya nang niyakap siya nito. Lagi niya itong kausap kapag dumadalaw siya rito, kaya napalapit sila sa isa't isa. Namiss kita, anak, anito at iginya siya papasok ng bahay. Namiss din kita, Manang Belen. Tapos na po ba kayo magluto ni Tita Ann? Tulungan ko na po kayo, nakangiting sabi niya. Nako, wag na, hiya. Katatapos lang namin, nakangiting sabi nito. Dumiretso sila sa dining room. Pagpasok nila roon ay nakatalikod si Tita Ann. Sininyasan niya si Manang Belen na magdahan-dahan. Agad naman naniyakap niya si Tita Ann mula sa likod, sabay sabing, I missed you. Eh syempre, buti na isipan mo pa akong dalawin dito. Kung di pa ako naglambing, di ka pupunta, sabi nitong parang nagtatampo.
Napahagikik siya sa narinig at sinilip ang mukha nitong nagtatampu-tampuhan. Napangiti naman ito sa ginawa niya, kaya inulit niya ang sinabi niya. I missed you, Tita Ann, Anya. Nilingon na siya nito at niyakap. Thank heaven, you're forgiven, nakangiting sabi nito. Hi, magpaampun ka na kasi sa amin. Para may prinsesa na kami rito, pagkuway sabi nito. Napangiti si Manang Belen nang lingunin niya ito. Alam kasi nito na matagal na siyang kinukulit ni Tita Ann. Tita, hindi naman sa ayaw ko, di na niya natuloy ang sasabihin nang biglang pinutol. Nito. Fine, then marry Amazon. Nagulat siya sa sinabi nito. Yung totoo, pinamimigay na nito ang anak. Pero sino? Si Kyle o Brandon? Kung si Kyle, kaibigan lang ang tingin niya rito. Yes, guwapo rin ito, hindi rin mahirap mahalin, pero malakas ang dating sa kanya ng boss na si Brandon. She's attracted to Brandon. Kahit wala pang 2 linggo niya itong nakakasama sa opisina, iba na ang nararamdaman niya para sa binata. Tipo, pakasalan mo si Kyle, Corinne. Matututunan mo rin namang mahalin ang batang yon, anitong parang nakikiusap. Napakamot siya ng ulo sa sinabi nito. Ninitiyan niya ito at dinampot ang mga kutsara para tulungan ito sa pag-aayos ng mesa. HMB, I know that face. Eh, kung si Brandon, bigla namang sabi nito. Napatigil siya sa pag-aayos ng kutsara nang marinig ang pangalan ng binata. Di na niya ito sinagot pero ninitiyan niya pa rin ito. Kaso may girlfriend na siya, anak. Sa katunayan yan kaka, text niya lang na susunduin niya si Darlene sa airport. How sad. So may girlfriend na pala ito, eh, bakit pa siya nito hinalikan kanina? Bigla tuloy siyang nalungkot. Pero hindi na niya pinahalata sa 2 matanda. Pinipilit niya pa rin umiti. Hihintayin daw nila ang pagdating ng 2, kaya nagbihis muna siya sa kwartong laging inuukupan niya. Sabik sa babaeng anak ang mag-asawa kaya may kwarto silang pambabae ang design. Sayang at hindi pinagkalooban ng babaeng anak ang mga ito. Nang dumating siya sa buhay ng mga ito ay siya na ang gumagamit ng kwarto kapag nandito siya. May mga damit din siya roon na binili sa kanya ni Tita Ann. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Tita Ann na papasok sa music room ng mga ito. Pag gantong nalulungkot siya, nakikinig siya ng music o di kaya'y nagtiplay ng piano o ng gitara. Tatawagin na lang daw siya kapag dumating na ang mga ito. Madami na rin naman silang pinag-usapan ng Tita Anya, kaya naisipan na lang niyang magkulong sa music room. Kay Kyle lahat ang mga instrumento na nandito sa loob. Isa kasi itong miyembro ng isang sikat na banda. Minsan ay napagkakasunduan ng banda nito na mag-practice dito, kaya kumpleto ang gamit. Pero wala ito ngayon sa Pilipinas dahil sunod-sunod ang concerts nito abroad. Hindi rin siya nito nakakalimutang tawagan kapag may free time ito. Namiss niya bigla ang makulit na kaibigan nang makapasok sa loob. Mas pinili niya ang piano na gamitin. Napalingon siya nang pumasok si Manang Belen. May dala itong voice. Makikinig din daw ito sa kanya. Tutal wala pa naman daw nagagawin. Naupo ito sa couch na naroon. Una niyang tinugtog at kinanta ay ang paboritong Everytime ni Britney Spears. Pumalakpak naman si Manang Belen. Nag-request din ito na kung pwede raw ay kay Imelda Papin naman. Napangiti siya at sabay na nagtipa sa piano saka tinugtog at sinabayan ng kanta ang 1 linggong pag-ibig. As usual, bilib na naman ito sa kanya. Pagkatapos nitong pakinggan ang ni-request ay nagpaalam na ito. Hallelujah ni Leonard Cohen naman ang sinunod niya pero version ni Lucy Thomas. Always Remember Us This Way ni Lady Gaga, Jar of Hearts, You Are the Reason, All of Me, No Matter What, Dust Till Dawn, yan ang ilan sa kinanta niya at ang panghuli ay ang pinakapaborito talaga niya, ang I'll Never Love Again. Nagulat pa siya nang may narinig na nagpalakpakan sa likod niya. Paglingon niya ay nandoon si Tita Ann, Tito Jenner, ang 2 katulong at si Manang Belen ulit, mga nakangiti ito. Kanina pa po kayo riyan. Napangiti siya sa mga audience niya. Wala pa rin kupas, hiya. Napakagaling mo pa rin kumanta. Kaya na in love sa iyo ang bunso namin, ani Tito Jenner. Nakangiting lumapit ito sa kinaroroonan niya at niyakap siya.
Gumanti naman siya ng yakap dito. Napansin niyang nagselisan na ang mga katulong na nasa pinto nang nginitian niya ito, kaya nakita niyang may nakasandal sa labas ng pintuan at tanging braso lang nito ang tanaw niya. Mukhang nakapamulsa ito, pero maya-maya ay umalis din agad. Alam niyang si Brendan ito. Narinig kaya siya nitong kumanta? Binalingan niya si Tita Ann na nakangiti rin at nilapitan siya nito. Dumating na raw ang dalawang hinihintay. Si Brendan at ang nobya nito. Sumunod siya sa mag-asawa nang yayain na siya ng mga nito. Pagpasok nila ng dining room ay sakto namang pinaghihila ng upuan ng boss niya ang nobya nito. Napatingin ito sa gawin niya. Ninidyan niya si Manang Belen nang pinaghila siya nito ng upuan. How she wished na si Brendan ang maghila noon. Poor, Corinne, anya sa sarili at pinakalma ang broken-hearted na puso. Nagpasalamat siya rito. Maya-maya ay ipinakilala siya ng binata sa nobya. Matamis naman niyang ninitiyan ang nobya nito. Malambing masyado ito magsalita, and it sounds baby before her, or maybe she's jealous. Panay naman ang ngiti niya kina Tita Ann at kay Tito Jenner, habang pinagmamalaki siya nito sa nobya ng binata. Halata. Namang walang interes sa kanya ang babae na ikinangiti niya ng maganda. Bored ka na, te. Nais niya iyong isatingig. Wala na naman sa sarili na napangiti siya ng maganda. Pero napawi ang ngiti niya nang mahuling nakatitig ang boss niya sa kanya. Ibinalik niya ang tingin sa pagkain. Narinig niyang napa, oh, ito nang sinabi ni Tita Ann na puro paborito niya ang nakahain sa mesa. Maya-maya ay parang bata siyang napa, wow, nang ihain ni Manang Belen ang paborito niya. Ubi halaya. You will like it, Hija. Taste it. I prepared it for you. Binalingan niya si Tita Ann na nakangiti. Thanks, Tita. I love you. Mabilis na kumuha siya at tinikman ito. Oh, God. How I missed this, Tita. Ang sarap nito. Napapikit siya at ninamnam ito. Pagmulat niya ay natigilan siya nang mapansing titig na titig sa kanya si Brendan. Pagkuway na pangiti ito sa kanya. She pouted her lip. Napansin niyang napataas ng kilay ang nobya nito at tiningnan ang boss niya. Nagulat siya nang magsalita ang babae. Mukhang close po kayo masyado, Tita, sa secretary ni Brendan, anito. Yes, super. Parang anak ko na iyang batang yan. Ah, suon to, BMWA daughter, masaya namang naisatinig nito. Nakangiti naman si Tito Jenner na sumang-ayon. Napakunot noon naman ang boss niya. Oh, I see, sabi lang ng nobya ng boss niya na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pagbalik ng bunso ko na si Kyle, pipilitin ko na mag-propose kay Corinne, ani Tita Ann. Alam na niya ito pero hindi lang kasi niya na-expect na sasabihin ito sa harapan ng dalawa. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Darlene. Tita, hindi pa naman namin napag-usapan yan ni Kyle and alam niyo naman pong, hindi na naman siya nito pinatapos. He loves you, Hija. Kaya matutuwa yon pag sinabi ko. Ninitiyan na lang niya ito. Ayaw niya lang mapahiya ito kaya hindi na siya nagsalita. Natapos ang hapunan nang hindi na siya tinitingnan ng binata. Narinig niyang nagpaalam naman ang dalawa na pupunta sa kondo ng binata. Doon daw muna ito maglalagi ng isang buwan. Lalo naman siyang nilukuban ng lungkot sa isiping magsasama ang dalawa sa kondo nito. Nagpaalam na rin siya pagkaalis ng dalawa. Ipinahatid siya ng mag-asawa sa driver. Noon ang una ay tumanggi siya pero mapilit talaga ang mga ito kaya napilitan na naman siyang magpahatid. Maaga pa naman. 8:30 pa lang. Tinext niya si Zyke. Agad namang nag-reply ito. Niyaya niya ito na mag-bar hopping. Nagtaka pa ito noon ang una dahil hindi naman siya masyadong nagpupunta sa mga ganun ng lugar. Bumaba siya sa fast food na malapit sa lugar na napagkasunduan nila ni Zyke. Ayaw niyang magpahatid sa mismong bar dahil alam niyang magtatanong ang dalawang matanda rito. Nagpasalamat muna siya bago bumaba. Pagdating niya sa Zia Lounge ay sakto namang dating ng kaibigan niya. Napangiti naman ito sa kanya at niyaya na siya sa loob. Parami ng parami ang mga taong nagdadatingan sa Zia Lounge. Nalaman din niyang pag-aari ni Zyke ang bar.
Pumasok muna sila sa opisina nito. Napasalampak siya sa sofa na naroon. "Problem mo, my loves." Tumabi ito sa kanya. Yan na naman siya. Pero this time, parang concerned ang tono ng tanong nito sa kanya. "Nothing, gusto ko lang maglibang, Anya." "Hey, maglibang?" Question mark. "It seems you have." Pagkuwait tumayo ito at hindi na siya nito pinilit na magsalita. Nanibago yata sa kanya. Naglagi sila roon ng 10 minuto dahil may pinirmahan muna ito sa table. Matapos iyon ay tumayo na ito at niyaya siyang lumabas. Lumapit sila sa counter. May nagmimix ng inumin doon. Ladies drink ang in-order nito sa kanya. Mabilis na hinanda ng lalaki ang in-order ni Zai para sa kanya. Niyaya siya ni Zai kaya sumayaw, pero tumanggi siya, kaya naiwan siya sa bar counter. Matamis nang umiti ang lalaking nasa counter. Ginantihan niya naman ito ng ngiti. "Bago ka lang dito." "MDive," pakilala nito sa kanya, habang malaki ang ngiti. Guwapo pala nito pag nakangiti. Hinawi nito ang buhok na nakalaylay. Naka, ponytail pala ito. Saka lang niya napansin. Hindi naman gaano kahaba ang buhok nito. Lumiwanag ang mukha nito nang hinawi ang buhok. Ang ganda ng pares ng mata nito. Blue eyes. Mukhang may lahing banyaga. Corinne, pakilala naman niya. Boyfriend mo si Boss. Ninuso nito si Zyke. "No, we're just friends," mabilis na sabi niya. "Mabilis pa sa alas 4 kung makatanggi, ah," natatawang sabi nito. Natawa na rin siya sa sinabi nito. Habang lumalalim ang gabi ay padami na ng padami ang naiinom niya, sinubukan niya ang brandy na pinagmamalaki ni Dev kanina. Marami na rin silang napapagkwentuhan ng binata. Para bang matagal na silang close. Nakagaanan niya agad ito ng loob. Hanggang ngayon ay wala pa si Zyke. Dumating kasi bigla si Dian kaya mas pinili ng dalawa ang mag-moment sa opisina ni Zyke. Maya-maya ay nagpaalam muna siya kay Dave na pumunta sa ladies room. Medyo tipsy na rin kasi siya dahil sa nainom. Tiningnan niya ang dance floor. Yung iba ay nakatayo lang, may mga todo hataw, at may mga naglalandian din lalong. Umingay ang kapaligiran ng mga oras na yun dahil sa mga taong nagsidatingan. Parang ngayon pa lang yata nagsisimula ang gabi. Paglabas ng ladies room ay inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa para i-check ang oras. Muntik pa iyong mahulog nang mabangga siya ng lalaking nakasalubong sa hallway. Buti na lang at nasalo niya agad. Nakalagpas na ito sa kanya. "Hey, careful," nagulat siya nang magsalita ito. Napalingon siya dahil pamilyar ang boses nito pero nakapasok na ito sa men's room. Napailing naman siya. Imposible naman kung ang boss niya yun. Siguradong ang sarap na ng tulog noon kasama ang nobya. Nainis tuloy siya nang maisip ang lalaking naging dahilan para makalimot siya kahit saglit. Pagdating sa counter ay humingi ulit siya ng maiinom kay Dave. "Hey, may pasok ka pa bukas. Gusto mo ihatid na kita. Mukhang mamaya pa yan uuwi si boss. Nakaduty ka kaya." Tsaka high tolerance to pagdating sa alcohol, natatawang sabi niya kahit nahihilo na siya ng kaunti. Natawa rin ito. "Hanggang 1 AM lang kaya ako. May pasok din ako bukas, maya ay sabi nito. "Talaga? Sipag mo naman kung ganun." Kinindatan siya nito at matamis na nginitsan. "Ano pala ang trabaho mo?" pagkuway tanong niya. "Eka ma'am, hotelier," anito at matamis na ngumiti. "Oh, I see. I think we're close now, are we? Wanna ride with me?" tanong nito. Napatango naman siya sa unang sinabi nito. "Richard, sige. Tawagan ko lang si Zyke. Ayokong kumatok at baka mabitin sila," pabirong sabi niya. Naikinatawa nito ng malakas. Nakuha naman ito ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos tawagan si Zyke ay naupo na lang siya sa counter. Hindi na rin siya hinayaang uminom ng binata. Palingon-lingon lang siya sa lahat ng sulok ng bar. Pakiramdam niya kasi ay may nagmamasid sa kanya. Nang wala naman siyang napansing kakaiba ay tumutok na lang siya sa ginagawa ni Dave. Hinintay niya na lang na matapos ang duty ni Dave. Sabay na silang naglakad mula sa counter. Marami pala ang nagpupuntahan dito.
Habang naglalakad, napalingon siya sa pinakasulok ng di sinasadyang may nahagip siya ng mga matang nakatitig sa kanila. Si Brendan. Napaangat siya ng kilay. Kumibot naman ang mapupulang labi nito. So, siya pala talaga ang nakasalubong kanina. Napapitlag siya ng tapikin ni Dave. Ninitsan niya ito at nagpatuloy sa paglakad. Pagdating sa parking lot ay mabilis na binuksan nito ang pintuan ng sasakyan nito. Inalalayan siya nitong makaupo sa shotgun seat. Sinuotan din siya nito ng seatbelt bago pumasok sa driver seat. Napaka-gentleman naman. Tahimik lang siya habang nagmamaneho ito. Sinabi na rin niya ang address ng kondo niya. Wala nang oras para umuwi ng Valenzuela, kaya sa kondo na siya magpapahatid. Panay ang tingin ni Dave sa kanya habang nasa biyahe. Sleepy. Kung gusto mo, matulog ka muna. Gisingin na lang kita pag nakarating na tayo. Okay lang ba? Tiningnan niya ito. Yeah, anito at ninisyan siya sa kabinuksan ang stereo. Inayos niya ang sarili at pinikit ang mga mata kahit hindi pa inaantok, nahihilo lang siya. Parang gusto lang niyang matahimik kahit saglit. Pumailan lang ang Wonderful Tonight ni Eric Clapton kaya nakaramdam na siya ng antok. Maya-maya ay naramdaman na lang niyang may tumatapik sa kanya, kaya napamulat siya. We're here, malumanay na sabi ni Dave. Napatingin siya sa labas. Nasa tapat na sila ng building na kinaroroonan ng kondo niya. Di na kita mayaya sa loob, Dave. Umaga na, pabirong sabi niya.